Isang taon na mahigit ang nakakaraan mula noong matagpuan ang walang buhay na katawan ng biktimang si Christine Dasera sa isang hotel room sa Makati. Ang pagkamatay ni Dasera ay talagang isa sa naging dahilan kaya mas lalong naging maingat ang ilang mga Pilipino, lalo na ang mga babae. Nag-trending sa social media ang balitang ito at doon na nagsimulang kumalat ang nangyari. Sino nga ba si Christine Dasera at ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Magandang araw mga brotherhoods. Welcome or welcome muli sa Elemenech TV. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel, i-click nyo na ang subscribe button at notification bell para maging updated sa ating susunod na mga kwento. Mahalagang paalala para sa inyo mga kabrotherhood, ang ilang pangyayaring mababanggit sa video na ito ay hindi angkop sa mga batang manonood. Ngunit kung hindi may iwasan, patnubay at gabay ng magulang ay higit na kinakailangan. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang nag-trending sa social media noong pagpasok ng taong 2021. Ito ay ang malagim na sinapit ng biktimang si Christine Dasera, isang flight attendant. Si Christine Angelica Dasera o mas kilala sa pangalang Christine Dasera ay nag-check-in umano sa City Gardens 4-star Hotel para i-celebrate ang New Year's Eve. Ito na rin umano ang araw kung saan natagpuang walang buhay ang katawan ng sinasabing biktima na naging isang napakasakit na trahedya para sa kanyang pamilya. Mula noong nagkaroon ng pandemya ay talagang tanging Pasko at bagong taon na lamang ang hinihintay ng mga Pilipino para magsaya. Ngunit sa panahong ito, hindi inaasahan ng lahat na isang karumal-dumal na krimen pala ang magaganap. Ang bagong taon sa Pinas ay talagang isineselebrate ng mga Pilipino. Lahat ay nagsasaya, lahat magkakasama, lahat ay inaabangan ang pagpalit ng taon habang salo-salo sa inihandang pagkain sa hapagkainan. Ang bagong taon na dapat ay masaya para sa pamilya Dasera ay naging malungkot. Si Christine Angelica Faba Dasera ay isang flight attendant ng Philippine Airlines. Tubong General Santos, siya ang pangalawa sa apat na anak nila Jose Nestor Dasera at Sharon Rose Dasera. Nakapagtapos siya ng cum laude sa Universidad ng Pilipinas, Mindanao, sa lungsod ng Davao noong 2017. Sa kursong Sining Pangkomunikasyon or Communication Arts, major sa Sining Pangmedia or Media Arts. Si Christine ay isang kilalang mananayaw at siya ay lumalahok sa iba't ibang patimpala katulad na lamang ng Miss Silka Davao at Mutya ng Davao. Sinasabing noong 28 ng Disyembre taong 2020, huling lumipad si Dasera at noong New Year's Eve, natagpo ang walang buhay ang katawan nito. Isang taon at mahigit na rin ang nakakalipas nang pumutok ang balita patungkol sa pagkamatay ng biktimang si Christine Dasera sa New Year's Eve kung saan dapat silang nagsasaya para sa bagong taon. Kasama ng biktimang si Christine Dasera ang kanyang mga kaibigan umano nang mag-check-in sa hotel. At ayon nga sa mga report na inilalabas ay tanging si Christine Dasera lamang ang nag-iisang babae nang mangyari ang trahedya. Masaya sila noong January 1, 2021 habang sineselebrate ang pagpasok ng bagong taon. 11 lalaki umano ang kasama ni Dasera ng gabing iyon na sinasabing mga kaibigan niya bago siya mawalan ng buhay. Ayon sa mga media reports, sa 4-star hotel nagising si Romel Galido ng alas 10 ng umaga upang hanapin si Christine Dasera at agad niya itong natagpuan sa CR. Ayon kay Galido, kinumutan niya pa ito bago niya iwan at bumalik sa pagkakatulog.
Ngunit paglipas ng ilang oras, mga katanghalian, ay nagising muli si Galido. Hindi pa rin niya umanong nakitang gising si Dasera. Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga kaibigan umano ni Christine Dasera pati ang ibang staff ng hotel ay nagsimula siyang ECPR or cardiopulmonary resuscitation bago nagmadaling dalhin sa pinakamalapit na ospital, ang Makati Medical Clinic, kung saan idiniklara ng mga doktor na dead on arrival umano si Dasera. Matapos ang pangyayaring iyon, ay pumutok na sa social media ang kagimbal-gimbal na pagkamatay ni Dasera na naging sanhi ng mga kababaihan o ng pangkalahatan. Naging usap-usapan na rin sa social media ang pangyayaring iyon. Naging magulo ang naging kaso ni Christine Dasera, confusing ayon nga sa local Filipino media. Ngunit ayon sa initial report ng pulisya, si Christine Dasera ay namatay dahil sa ruptured aortic aneurysm. Ang ruptured aortic aneurysm ay maaring magresulta ng massive internal bleeding na nagiging dahilan ng pagkamatay ng pasyente bago pa ito madala sa ospital at maoperahan. Ngunit mga kabrotherhood, ang mga pulisya ay hindi inalis ang posibilidad na si Christine Dasera ay ginalaw ng mga kasamang lalaki pagkatapos makakita ng mga nag-imbestiga ang mga bruises at injuries sa kanyang mga hita. Ibinahagi naman ng Makati Police Chief sa Filipino local media na si Mr. Harold Depositar ang resulta ng pagkamatay ng biktimang si Christine Dasera. At ayon nga sa kanya, si Dasera ay nakitaan ng lacerations at semilya sa kanyang genitalia. Ang impormasyon na iyon ay sinabi ng walang autopsy o medical legal report. Lumipas ang ilang araw ay maingay pa rin sa social media ang pagkamatay ni Dasera. Maraming tao ang nakiramay sa pamilya nito at maraming tao rin ang nagpahayag ng galit sa mga kasama nito dahil sa report. Patuloy ang naging investigasyon. Patuloy ring humihingi ng katarungan ang pamilya ng biktimang si Christine Dasera. Ngunit habang patuloy ang pagkalat ng impormasyon patungkol sa pagkamatay ni Christine Dasera, noong ika-4 ng Enero taong 2021, idineklara ng mga pulisya na ang kaso ng pagkamatay ni Dasera ay murder at homicide. At ayon sa report, case solved na raw umano ito dahil hindi pa nililinaw ang talagang sanhi ng pagkamatay ni Dasera. Kitang-kita naman dito mga kabrotherhood kung gaano kagulo ang naging kaso ni Dasera. Tatlong lalaki ang na-detain nung magsampa muli ng kasong paggalaw at homicide sa 11 lalaking nakasama ni Dasera ng araw na iyon. Ayon sa nakalap kong impormasyon mga kabrotherhoods, ang tatlo sa sinampahan ng kaso ay talagang kaibigan ng biktima na si Christine Dasera at ang 8 iba pa ay talagang hindi nito kilala ayon kay Depositar. Maraming mamamayan sa bansa ang nag-express ng kanilang galit sa social media sa mga suspect at marami naman ang nanghihingi ng hustisya sa pagkamatay nito. May mga bagong lumabas na espekulasyon sa kasong pagtira kay Christine Dasera. Lumipas ang ilang araw matapos arestuhin ang tatlong hinihinalang suspect sa 11 nakasama ni Dasera noong ika-6 ng Enero taong 2021. Ang Makati City Prosecutor's Office ay nag-release o pinalaya ang mga suspect dahil sa kakulangan ng ebidensya na si Christine Dasera ay tinira o iniligpit ng mga kasamahang lalaki. Labis-labis ang hinagpis sa social media ng mga tao. May halong galit ang kanilang komento. Ngunit mas lalo namang nalungkot ang pamilya Dasera sa nangyaring ito. Hinimok naman ng prosecutors ang mga pulisya upang ipakita o ilantad ang resulta ng DNA analysis, toxicology report at histopath examination ng biktimang si Dasera. Ayon sa prosecutors, ang mga ebidensya na isinumite sa kanila ay hindi sapat para patunayang si Christine Dasera nga ay ginalaw o tinira ng mga suspect.
Ayon pa sa kanila na kung ang biktima ay ginalaw ng mga sospek ay dapat ipinakita ng pulisya ang report ng cause of death nito. Alam nyo ba mga ka-brotherhoods na ang isa sa mga sospek na idinitain ay isa sa mga kilalang kaibigan ng biktima? Ayon kay Gregorio de Guzman, isa sa mga sospek na siya at ang isa pang akusado ay hindi ginalaw o iniligpit ang biktima dahil sila umano ay attracted lamang sa lalaki. Ayon kay Gregorio de Guzman, hindi pa umano siya nagkakaroon ng kahit anong opposite relation sa mga babae, sa mga lalaki lamang at marami daw ang makapagpapatunay noon. Ang mga local public figures, pati ang mga netizens, ay nanghingi ng paumanhin sa kumakalat na misinformation sa social media. Marami rin sa mga ito ang nagbura ng kani-kanilang post patungkol sa conflicting report at ongoing investigation sa pagkamatay ng biktima. Ngunit ayon sa isang kaibigan ni Dasera, si Galido ang naglagay ng kumot kay Dasera. Sinabi raw ng biktima na may isang taong naglagay ng kung ano sa kanyang inumin. Noong January 5, 2021, nakita na ng pamilya Dasera ang resulta ng autopsy. At ayon sa report, ang biktima ay namatay dahil sa aneurysm. Ayon naman sa kanila, ay hindi kumpleto ang sinabing autopsy at nag-request muli ang mga ito ng second autopsy. Naniniwala ang mga pulis at lawyer ng pamilya Dasera na ang aneurysm na lumabas sa resulta ay dahil sa pang-aabuso umano sa biktima. Ang ina ng biktima na si Sharon Dasera ay nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte upang makuha ang hustisya sa pagkamatay umano ng kanyang anak. Ayon naman sa spokesperson ng Pangulo na si Harry Roque, sinabi daw ng Pangulo na makukuha ng pamilya ang hustisya para kay Dasera. Ang Makati Office of the City Prosecutor ay nagsimula na sa kanilang preliminary investigation sa kaso noong 13 ng Enero taong 2021. Dinismiss na ng Office of the City Prosecutor of Makati City ang isinampang complaints sa mga kasama ni Dasera noong maganap ang krimen. February 8, 2022, idineklara ng DOJ na cleared na ang kaso ng paggalaw at pagtumba sa biktima. Munting paalala para sa inyo mga ka-brotherhoods na lagi po tayong mag-iingat dahil maraming hindi inaasahang pangyayari ang pwedeng maganap sa ating buhay. Huwag basta-basta magtiwala at huwag ipagsapalaran ang ating buhay sa kamay ng mga masasamang loob na nandiyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamon na. Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nait kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless.